everybody. I just want to ask you right now, handa na ba kayo sa new normal? Sa news natin ngayon, since naging GCQ na ang ilang lugar, and at the same time, ngayon nagkaroon ng MECQ, nakakalito na, no? Ang dami ng mga letters, no? Ang tanong ko, handa ka na ba sa new normal at handa ka na bang i-let go ang old normal? Handa ka na bang i-let go yung mga nakasanayan mo before? Handa ka na bang mag-let go? Today, my beloved friends, I want to share to you this message entitled, The Beauty of Letting Go. Thank you so much for joining me in our today's reflection. And this is Brother Philip Sumera, Kuya Lep. Welcome to Echo His Word. I share my daily reflection, my weekdays reflection, dito po sa channel kong ito, sa YouTube channel. So if you want to receive and be updated sa aking mga messages, please click subscribe and yung bell na button din po para ma-notify ka at you won't miss any blessings, no? The beauty of letting go. There's really a beauty in letting go. Yung mga nakasanayan mo, nakaugalian mo, yung tinatawag na old normal, kailangan na nating yakapin at i-embrace that maaaring hindi na tayo bumalik dito sa old normal. And we will be facing this new normal. So, maganda siguro na ngayon pa lang, i-condition mo na yung sarili mo, and at the same time, mag-discern ka na, mag-pray, pag-isipang mabuti, mag-evaluate, and let go. Are there still a lot of uncertainties and worries dyan sa puso mo? Let go, my beloved friends. Meron pa rin bang mga doubts kung paano mo haharapin ang new normal? My beloved friend, let go. Ang dami pa rin question na sa tingin mo mahirap hanapin ang sagot. My beloved friend, let go. There's beauty in letting go. In our gospel today, sinabi mismo ni Jesus, "But I tell you the truth, it is better for you that I go." No? Grabe. It's better for you that I go. Yun yung sinabi ni Jesus. "For if I do not go, the advocate will not come to you." Anong ibig sabihin nito? May mga bagay sa buhay natin na dapat na nating i-let go. Why? Because there are better things that are coming sa buhay natin. May invite you to do this, please. Gawin mo to. Yan. Okay? If ganito ang sitwasyon or itsura ng iyong kamay, sa tingin mo ba kapag may nagbigay sa'yo or kapag binless ka ng Diyos o binayayaan ka ng Diyos, makakatanggap ka? Hindi. Ang tendency kasi, meron ka pang hinahawakan. Meron ka pang, you're holding on to something that you don't have the capability to receive. So ano ang kailangan mong gawin? You need to let go. Bitawan mo yan. Bitawan mo na yan kung ano man yan, yung takot, yung mga hinanakit mo, yung mga inis mo. You need to let go because God, I would like to believe that God is a God who provides and He's all set to prosper us, to provide for us in this new normal. Even in this ECQ, I would like to believe hindi huminto ang Diyos na mag-provide sa atin. Pero ang tanong ko lang, may pinangahawakan ka ba o handa kang tumanggap? Meron ka bang kinakapitan pa kasi o kailangan or ready ka na sa biyaya niya? Bitawan mo na yan, friend. Let go and receive this blessing na binibigay ng Diyos. Baka kasi yung hinahawakan mo ngayon, yung dyan ka pa rin nakakapit, you're still holding on to it, baka kasi hindi na yan bagay dito sa new normal. So it's about time to let go. My beloved friends,
na-realize ko po sa buhay na ito that when you start to let go, then you realize that you deserve better. Nare-realize mo na, uy, teka, oh nga, dapat palang iwan ko na to. Why? Because I deserve better. Mahal ako ng Diyos eh. I deserve better. So, I encourage you, let go. Let go. Let go and receive the goodness and faithfulness of God. Ihanda mo na yung iyong sarili. It's time na iwan mo na yan. It's time na bitawan mo na yan. And it's time to receive His love, His blessings, His grace, His promise, His provision. Pray tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Jesus, thank you so much for your word today. Indeed, there's really beauty in letting go. Nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng katapangan, courage to really let go. Ang hirap kasing bitawan to, lalo na kapag komportable na kami dito, O Lord God. We pray, O Lord God, na makayanan namin to, na mabitawan na namin to, at magtiwala kami sa iyo, manalig kami sa iyo, that we believe and trust you, O Lord God, that true enough, meron kang nakahandang biyaya para sa amin. And now that we're opening our hands, O Lord God, na ngayon, wala na po kaming hinahawakan, handa na po kaming tumanggap ng iyong pagmamahal. And this is our prayer, in your mighty name, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Praise God, Hallelujah. Now, for our reflection question, please read this. I hope that yung question na yan po ay makatulong sa inyo na mas lalo nyo pang maintindihan, ma-discover at makilala ang pagmamahal ni Jesus na true enough, He is there to provide for us at tama nga, kailangan mo nang mag-let go. If you have been blessed by this message, my beloved friends, I encourage you to echo His word. Be mightily blessed. See you tomorrow.